Ayun, subukan natin yung ano, tax refund natin dito. Ayan, maraming pila. Tingnan natin mga Paraguay, tax refund tayo. Ayan, syempre dito yan sa Dubai. What they need? Only passport and credit card. Passport and credit card. Yeah. How much they give? What's up, what up? Yan, pumunta ako sa tax refund. Syempre dito, nandito tayo sa Dubai. At sinubukan nating makuha yung refund natin sa mga nabili nating mga items. So, check natin kung makakapag-refund tayo. So, meron silang rules. Dapat pala ito sa mga tourist kasi merong tax refund na tinatawag eh. Dito, kung tourist ka, may exemption. So, wala kang tax. I-impose nila yung tax pero pwede mong ma-refund yun. Pero yung rules nila is pag bumili ka ng kahit ano, especially sa mga electronic device, kailangan ibigay mo yung passport mo para pag in-scan nila, makikita nila na tourist ka. So doon, mabibigay nila yung refund mo. And yun ay babalik doon sa card mo or kung doon mo binayad sa card or kung gusto mo yung cash. May babalik sa'yo. So ngayon, sawi tayo kasi hindi natin nakuha yung tax refund natin. Yun ang nakakalungkot. Kasi medyo inagahan natin dito sa airport ng Abu Dhabi. Dito tayo sa Abu Dhabi kasi pupunta tayo ng Japanese sake. Ayun, hindi tayo nakakuha ng refund. Pero okay lang, at least nalaman natin kung ano yung rules. Pero yun talaga yung rules. Dito is rules is rules. So, wala tayong nakuhang refund. Hindi natin nakuha yung refund natin. Pero ganun pa man, okay lang. At least nalaman natin yung info na ganun. So, sa mga kukuha ng tax refund dyan, yung mga naka-tourist, pag ang bibilhin nyo ay medyo may value, make it sure na ipipresent nyo muna yung passport nyo bago nyo bayaran. Para meron kayong tax refund. Sayang pa rin. Almost 300 or 500 yung makukuha yung tax refund. So, malaki yun. Malaking bagay. So, yun lang mga pare ko. What up, what up. What's up, what's up.